Hello guys! Ating pong panuurin ang videong ito para malaman po natin ang mga bagay-bagay tungkol po sa mga oras ng pagpasok sa inyong trabaho. Simulan na natin dahil wala naman tayong hinihintay. Hello mga bebe! Welcome back to my channel! For today's video ay ating pag-uusapan ang mga labor law standards. Let's go! Yes mga B, pag-uusapan natin ngayon ay ang ating standards labor law. Ayan, pakinggan nyo mga B. Kung pagsusumahay natin ating labor standard, pwede mo siyang ihati actually sa apat na kategorya, no? Itong labor standard, unang-una ay sinasakop ang oras ng trabaho. Pangalawa, mga araw ng pahinga. Pangatlo, pungkas sa mga bakasyon, holiday premiums. At pang-apat ay mga leaves. Ayan, service incentive leaves. Alang ang nakalagay, wala pong nakalagay sa ating labor code na vacation at sick leave, vacation leave. Tungo muna tayo sa time of work. Ano nga ba, ayon sa labor code natin, ang dapat oras sa trabaho? So, under the labor code, nakalagay dyan 8 oras lang ang kailangan na trabaho kada araw. Within 24-hour cycle, ibig sabihin, maximum lang na 8 oras. Kung ngayon, siguro may mga iba nagtatanong kung bakit 8, bakit 8 lang, bakit hindi 9, 10, or 12. Alam nyo po, nung unang panahon, kunting history po tayo. Nung unang panahon ay 12 hours ang trabaho sa 1900s hanggang 1800s ang trabaho sa factory. Yun pong 8 hours, kung bakit sa batas natin ngayon 8 hours ay inilaban ng ating mga dating manggagawa. Specifically sa mga labor leaders, unions, na magkaroon ng bawasan ng oras ng trabaho. Kampanya pa nga niyan ay 8 hours for works, 8 hours for the family, and 8 hours for rest. Ganon yan. Kaya naging 8-8-8, syempre 24 oras lang naman kada araw. Dati 12-12, 12 hours sa pamilya, 12 hours sa trabaho. So nilaban ng mga dating labor leaders, nagrarily pa sila. At yun na panulan nila dahil sa political pressures. So ngayon, sa ating labor code, 8 hours lang ang maximum na daily trabaho, oras ng trabaho, kada araw, mga manggagawa. At tandaan natin sa 8 hours, hindi kasama yung 1 hour na lunch break. Kaya minsan, makikita natin 8 to 5. Kapag binilang natin yan, 9 hours yan. 8 a.m. to 5 p.m. Kasi hindi sinasama ang 1 hour na lunch. Ngayon, ano ang roles kapag sa lunch break? Kailan kasama sa trabaho? Kailan kasama sa 8 hours ang trabaho? Ang role po dyan ay kapag po ay hindi bumaba ng 20 minutes yung lunch break, yan po ay hindi kasama sa bilangan ng 8 oras. Ngayon po ay kasama ang lunch break po ay 15 minutes lamang. Kahit na kumakain ka ng 15 minutes na yun ay considered oras ng trabaho. So, yun po ang ating tatandaan. 20 minutes. Pag lumagpas ng 20 minutes, hindi na yung kasama sa oras ng trabaho. Pero pag below 20 minutes, yun ay kasama pa sa oras ng trabaho. Like once po, sa pag-break po ng mga heavy jobs yan, ng mga break time in between ng mga lunch break. Kapag kayan po ay 5 hanggang 20 minuto lang, ay kasama yan. Ay hindi, ay bilang yan dapat kahit na ikaw ay nag-use break, nag-coffee break, considered pa rin yun ng araw ng trabaho o oras ng trabaho. Hindi ka kailangan mag-out sa bandit clock, hindi ka na mag-logout sa logbook, or kahit na naka-break ka, considered pa rin yun as oras ng trabaho. Malinaw po yun, ha? Eh, paano naman yung mga on-call? Yung mga on-call sa trabaho, ibig sabihin na mga katulad mga driver, on-call lang. So, dalawang klase, ano,
para malaman mo kung oras pa ng trabaho or hindi. Nagtatrabaho ang mga manggagawang on-call or maaari kang tawagin anumang oras sa lugar ng trabaho. Kapag pwede kang, hindi mo hawak ang oras mo kahit nasa bahay ka, pero anytime pwede kang tawagan para magtrabaho, yung pinapahinga mo sa bahay mo should be considered as trabaho. Kasi hindi mo hawak ang oras mo eh. Hindi ka pwedeng umalis, hindi ka pwedeng may ibang gawin, kundi naka-standby ka lang, kumbaga. Pero kung pwede ka namang, pwede ka makipang ibang gawin, hindi ka naman pwedeng pilitin, for example, na pumunta sa trabaho habang ikaw ay nasa bahay, yun po ay hindi kasama sa, that is not time of work, ibig sabihin yun. Isa pang importante, for example, sa mga bus driver, na madalas po ito sa mga bus drivers, habang naghihintay ng pasahero, hindi ka nagda-drive, habang naghihintay ka lang, nandyan ka lang sa paradahan, mapuno yung bus mo. Yung bang pinag-oras na pinaghihintay mo, ay dapat ka bang swelduhan nun? Ang sagot, yes po. Ang sagot po, oo. Habang naghihintay ka lang, payusi-usi ka lang sa terminal, dahil hindi ka naman pwedeng umalis sa terminal, anytime may pwedeng mapuno ang bus mo, anytime pwedeng umalis, yun ay nasa role pa rin ng employer. Kahit na wala pang pasahero, kahit di ka nagda-drive, yan po ay compensable time na dapat kang bayaran sa trabaho. Sa itunutoring na nagtatrabaho ang manggagawa sa mga sunusunod na alituntunin. Number 1, oras kung saan kailangan siya sa lugar ng trabaho. Yun yung pinaka-normal. Kapag ikaw ay nasa loob ng factory, loob ng kumpanya, loob ng opisina, yun ay oras ng trabaho. Pangalawa, kapag ikaw naman ay kahit nasa labas ka ng opisina o factory, pero pwede kang pilitin lagi na on-call ka, magtrabaho, ikaw ay nasa oras pa rin ng trabaho. Yun ang dalawang klase ng oras ng trabaho, time of work. So, lahat na pinag-usapan natin kanina, sabay lahat ng oras ng yun, regular na 8 oras sa trabaho. Ano na ibig sabihin na pwedeng mag-overtime? So, ibig sabihin na pwede ng overtime sa loob ng 24 oras sa isang araw. Kapag ka ikaw ay lumagpas sa 8 oras ng trabaho, yun ay overtime. Importante ito dahil merong dagdag na sweldo na binibigay kapag ikaw ay nag-overtime. 25% po yan na increase. Tandaan, within 8 to 24 hours period po yan ang bilangan na. Ibig sabihin natin, ito, example natin dito ay, 8 to 5 for example ang yung oras ng trabaho. No? Ngayon, so nagsimula ka ng alas 8 ng umaga, umuwi ka ng alas 5, pero pinabalik ka example ng alas 12 na madaling araw, kinabukasan, hanggang alas 8. Yun bang alas 12 na madaling araw hanggang alas 11 ng umaga ay kabilang araw na ba yun? Next day na ba yun? Ang sabi ng batas ay hindi po. Kasi nagsimula ka ng alas 8 ng umaga ng saktong unang araw mo, yung tapos ng 24 hours ng cycle ay kinabukasan pa ng alas 8. Ngayon, within to full 24 hour cycle, 8 a.m. ngayon, 8 a.m. hanggang 8 a.m. bukas, 16 hours ang iyong tinarabaho. Ibig sabihin nun, ng 8 oras na sobra, 12 na madaling araw hanggang alas 8, trabaho mo, dapat overtime premiums na 25%. Siyempre, pag-uusapan pa yung night differential, mamaya i-discuss natin. General rule po ha, hindi pa po pwedeng pilitin na mag-overtime ang manggagawa. Bakit? Bakit hindi pwedeng pilitin? Kasi hindi naman tayo mga alipin, sabi nga. Minamandato ng batas, dapat ikaw ay empleyado, ang maximum lang ng kada araw ay 8 oras. Kung mag-overtime ka man o hindi, ay dapat mutual agreement. Ibig sabihin, pumayag ka at pumayag ang iyong employer na bigyan ka ng overtime.
hindi mo rin pwedeng pilitan ang iyong employer kung bigyan ka ng overtime. Hindi ka rin pwedeng pilitin ng iyong employer ng kumpanya na mag-overtime. Pero ang mga sinasabi lang ng batas na exceptions dito ay ang number one, kapag merong giyera o ibang crisis na diniklara ng presidente ng Pilipinas. Kasi siyempre kapag giyera, ay kailangan natin on hands, kailangan yung mga factory gumagana kasi meron tayong kaaway. O baka mamaya, ay diniklara na crisis, makikita natin dyan na number 2 na mga basis na ka-enumerate. Kailangan maiwasan ang panganib sa buhay ng ari-arian o may panganib sa kaligtasan katulad ng krisis sa lugar na nagdadalan maglubhang sakuna, sunog, baha, bagyo, lindol, epidemya na ibang katulad ng sakuna. O yung COVID pandemic, nagdeklara ng state of national emergency. Yung mga essential na hindi naman ibig sabihin lahat ng kumpanya ay pwede ka nang pilitin mag-overtime. Hindi po. May mga essential lang na para masawata or mapigil sakuna o pandemya ay pwede kang pag-overtime. Anong example yan? Yung mga hospital, pwede pag-overtime yung mga empleyado ng hospital kaya naman pandemic. Yung mga factory na mga face mask o face shield o may tayong example, pwede nang sa pilitan force overtime. Sa pinakahuli, exception lamang sa forced overtime kapag kailangang maiwasan ang pagkasira, ang pagkabulok ng mga produkto ng mga employer. Example, mga pagkain, kunyari nasa food business ang iyong amo, kailangang tumatakbo yung delivery ng mga pagkain. Kaya dahil kapag hindi na-deliver, mabubulok. Pwede kang pilitin mag-overtime ng iyong employer. So, nabanggit ko na kanina yung overtime pay, no? Ang overtime pay ay 25% ng yung oras na trabaho. Oras ng sweldo. Tandaan, kada oras ang kombinasyon ay overtime pay, no? Ay. Pero kapag ang overtime mo ay nag-overtime sa rest day mo, araw naman ang pahinga, kaya holiday, ang overtime rate pay ay 30% ng iyong oras sa sahod. Tandaan, hindi po pwedeng offset ang undertime sa overtime. Marami kasing nagtatanong na, paano example, halimbawa daw, nalit ako sa trabaho. Pag nalilit ako, pinag-overtime po ako para mapunuan po yung oras. Kasi nakapix yung trabaho, 8 to 5. Nakapasok siya 9 a.m. na. Pinag-overtime hanggang 6 p.m. Bawal po yun. Hindi po offset. Kailangan, kaltasan mo na lang siya, nang bawasan mo na lang siya isang oras sa iyong daily rate. Tapos, yung overtime pay ay ibigay pa rin. Eh kasi, kasi ang overtime pay ang iyong premium na 25%. Ayan. Hanggang dito lang muna tayo ngayon, guys. Sunod naman. Sana ay abangan nyo yan, guys, ang ating mga susunod na mga video. Bye-bye!